Ayan, good morning guys. At muli narito ang inyong madiskarting mami. Ayan, mga guys, may papakita ako sa inyo ngayong umaga sa aking pagluluto, no? Ay, naisipan ko. Dahil sa dami ng aming saluyot, ay nabili ko lang ito sa murang halaga. Dahil ito ay sa magkakarito ko lang ito nabili. Ang isang tali nito ang laki, no? 20 pesos lang. So, bumili ako dalawang tali dahil mahilig kami sa saluyot, eh. So, napakasarap nitong saluyot. So, hindi ko na, hindi na ako bumili ng ibang gulay. So, dito pa lang sa saluyot ay kontento na ako, no? Naisipan kong ipaksiw, no? Ang tawag dyan, ipaksiw ang saluyot. Baga matilongga ako, eh, mahilig din ako sa saluyot, ang mga ilongga, no? Mahilig din sa saluyot. At mayroon ako dito ang kamatis. Ayan, nakita ninyo ang kamatis, bawang, sibuyas, at itong bagong isda. Ayan, bagong isda, ayan. So, medyo naparami ngayon, eh. Siguro ko konti lang ilalagay ko dahil kung ilagay ko lahat yan, ay napakaalat na. Dahil maglalagay tayo ng kaunting seasoning. At ayan, no? Ayan, maglagay tayo ng kaunting toyo. Ayan, ang toyo natin. Napakasarap niyan. At saka yung paminta natin, no? Ayan. So, yan lang ang aking ilalahok dito sa ating saluyot. Yan. Yeah, pinapakita ko sa inyo, no? Kasi baka mamaya ay marami kayong saluyot dyan. Lalo na kung kayo ay may mga pataniman ng saluyot. Ayan, no? Ayan. Magluluto tayo ngayon ng paksiw na saluyot. Ang tawag dyan. So, okay guys. Ayan, no? At mapapakita ko to sa inyo kung paano ko ito lulutuin ang saluyot with bagong isda. Ayan, no? Ito ay ang ating seasoning. Ayan, nakalagay dyan sa loob ay ang ating seasoning at ang ating asin. Ayan, no? So, kaunting-kaunti lang yan mamaya. Ang ating ilalagay na asin. Hindi pwedeng marami. O baka hindi na nga tayo maglalagay ng asin. So, okay guys. Samahan nyo ako sa aking pagluluto ngayong umaga. At hanggang sa aking pagtatapos. Okay? So, kita-kita tayo dun sa kawali. Okay, nakahanda na yung aking kawali. So, okay guys. Mainit na yung ating mantika, no? Nandito sa kawali. Hindi ko na pinakita sa inyo nang nilagyan ko to ng mantika. Ayan na, mainit na, no? Ayan. Lagyan natin ating bawang. Ito ang ating sibuyas, no? Ayan, paplaplay na natin ating bawang. Ito ang ating sibuyas. Lagyan natin. Ako lang nagbibideo, guys. Wala yung anak ko si Daniel, eh. Kaya, pasensya na kayo, ha? Medyo hindi tumatama. Yeah. Ang aking pagbibideo ay okay lang. At least, kanya-kanyang paraan lang, no? Kung paano tayo makapagawa ng ating video. At makapagbagi ng ulam, no? Magiging ulam natin. Ayan. Ayan, lagay na natin ang ating kamatis. Ayan. Okay. Pagkatapos nito, saka natin ilagay ang ating bagong isda, no? Ang pinakita ko sa inyo. Igigisa muna natin dito para mawala yung lansa niya. Ayan. Saka natin ilalagay ngayon ang ating saluyot. Ayan. Kaya kailangan igisa natin kasi yung bagong isya natin malansya yun, eh. Ang pakukulan na natin sa tubig. Ibang lasa, ibang dating. Kaya kailangan igisa muna natin ang bagong. Pwede rin kung ang ating bagong isya ay naigisa na. Ayan na, pwede rin yan. Kailangan kasi hindi ko pa nagisa yun. Kaya kailangan kung ipigisa mo na ang aking bagong. Ayan na. Ayan. Okay. Kunin ko ang aking bagong na. Ayan guys. Durog na ng konti ang ating kamatis. Ayan. Pwede na natin ilagay ang ating bagong. Ayan na.
Ayan, ito. Yung kanina, nagbawas ako ng konti. No, kasi baka mamaya eh. Mabralat. Hindi na natin maanuhan. Ayan, ha? Ayan. Nagbawas ako, nag-iwan ako. Nag-iwan pa ako ng konti. Napadami ang aking pagpandok kanina. Ayan, isa muna natin ito. Pag inisa natin ito, madudurog yun eh. Pwede naman tayo magdagdag ng alat mamaya kung sa lasa natin ay matabang. Dagdag lang tayo ng konting asin lang, no? Ayan, lagyan na natin ang ating seasoning. Ang ating konting seasoning. Hindi na muna tayo maglagay ng toyo. Mamaya na lang sa dahon kapag nilagay na natin ang ating kaluyot na. Ayan, ayan, dirig-dirig na siya. Ayan, ayan. Lagyan na natin ngayon ang ating kaluyot. Ayan, guys. Ayan, lagay tayo ng tubig, no? Ayan. Mga kalating tasa lang. Ayan. Ayan natin itong kumulo. Hanggang sa lumambot na yung ating saluyot. Kunting kulo lang to, no? Marali na maluto itong ating saluyot. Ayan. Sarap. Ang bango. Ayan, ito kapag marami lang kayong tanim na mga saluyot, ha, pwede nyong gawin nito. Kaya napamura kayo ng bili ng saluyot. Nakatempo lang ako kasi mura, biro mo, laki ng isang pali, malaki pa sa braso ko, 20 pesos lang, 25 daw, kay dalawang kukunin ko. Binigay niya ng 20, 40 yung dalawa. Kay pangatlong luto na namin to sa saluyot na nabili ko, halagang 40. Eh, kung bibili tayo ng tali-tali, 10 piso, ilang piraso lang ang tangkay nun, 10. Kaya, ginrap ko na, no? Dalawa pa, nabili ito. Okay, guys, babalik tayo, ha? Okay, yan. Yan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Ulam na yan, guys, no? Pag naluto na yung ating saluyot. Yan, ulam na yan, no? Napakasarap, napakalasa. Masustansya pa ang saluyot, no? Maganda itong saluyot, lalo na sa mga diabetic, ay malaking tulong ito, no? Ang saluyot. Ang mga herbal. Ito yung mga herbal na dahon ito, ang dahon ng saluyot. Maging ang okra man, no? Isang herbal din, ang okra. Sa may mga diabetic, no? May sakit sa dugo, no? Namataas ang kanilang mga blood sugar. Kaya, kumukulo-kulo na, no? Ayan, balikan natin uli. Hindi na natin tatakpan. Kaya madali lang maluto yan. Ayan, no? Masarap. Simpleng ulam lang, no? Mga guys. Ayan. Binabagi ko lang ito sa inyo dahil nais ko rin na sa panahon natin ngayon ay kahirapan. Minsan, walang mahanap buhay ang partner natin. No? Ayan tayong mga mami, yan ang magkaroon ng discarte kung paano tayo makakagawa ng ulam ng ating mga anak, no? Ayan, nasa atin na lang ang discarte. So, sa timpla, bahala na kayo guys, ha? Sa timpla. Pero malalaman ninyo mamaya, dahil hindi ko pa natikman to. Okay, pakita ko sa inyo ulit. Okay guys, ayan na, luto na yan, no? Ayan, sarap.
Sa timpla, medyo matabang siya kanina. So, magdagdag lang tayo ng kaunti doon sa ating nilagay na bagoong, no? Dahil eksakto pala yon yung bagoong na pinakita ko kanina. Pero kung nasa inyo, gusto nyo lang matabang, yun, ang dami lang na inilagay ko. So, nagdagdag lang ako ng kunting asin para medyo eksakto siya sa timpla. Ayan, okay na yan mga guys. Sinara ko na nga po eh. Ayan, okay. Kita-kita tayo sa lamesa, ha? Ililipat ko ito sa pinggan. Okay, guys? Okay, guys. Ayan na yung aking niluto, no? Hindi ko na pinakita sa inyo ang paglipat ko sa plate dahil nahirapan ako. Walang naghahawak ng kamera. Tapos sasandok ako doon sa pinaglutuan. Kaya nilagyan ko na ang plate bago ipinakita ito sa inyo. Ayan, napakasarap tinikman ko. Ang lasa. Ayan, saluyot yan, no? Saluyot lahat yan. Iginita ko lang sa bagong isda. Ayan, no? Ang sarap tinikman ko. Ang sarap-sarap, guys. So, gayain nyo na. Gaya na kayo niyan, no? Ganyang pagluluto. Simple lamang, mga guys, no? Murang-mura lang, no? Kano lang yung aking saluyot? 20 pesos. At bawang sibuyas kamatis, no? Isang kamatis, isang sibuyas, tatlong butil ng bawang, at ang isang kutsarat kalahati na bagong isda. Ayan, yan lang ang gastos natin, no? Hindi pa tayo yata umabot sa 50 pesos. No, napakamura ng ating uulamin. Ayan, no, guys. Kapag gusto niyo ito, ay tikman niyo at try niyo at malaman niyo kung gaano kasarap ang aking nilutong saluyot with bagong isda. Ayan. Kain na tayo, guys. Ang sarap-sarap, okay? So, thank you so much. At alam kong nandiyan kayo na patuloy na nanonood ng aking mga videos at maraming salamat sa inyong pagsama sa aking pagluluto hanggang sa nagtatapos itong aking pagluluto ng saluyot with bagong isda. Maraming salamat sa inyong lahat at please don't forget to subscribe, like, and click the button bells 2 times upang patuloy ko kayong ma-update sa mga videos na nais kong ibahagi para sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat and please don't forget to comment down below. Masipag si Mami magbasa at mabilis si Maming sumagot sa inyong mga katanungan. Pagpalain kayo ng Panginoon, may the Lord God bless you all. Mahal ko kayong lahat at nandito si Mami. Okay?